Patuloy ang pagdagsa ng mga taong nakikiramay para sa labi ng dating MMDA chairman, alkalde at congressman ng Marikina City na si Bayani Fernando. Tampok ang iba't ibang larawan at mga parangal na tinanggap ng dating alkalde na nakadisplay sa isang chapel sa Marikina kung saan nakalagak ang mga labi nito. Bukod dito ay makikita rin ang patuloy na pagpapadala ng mga bulaklak mula sa mga taong nagmamahal sa dating alkalde. Pagka wala siya sa ward, wala sa panunungkula, wala sa servisyo, yung hindi na office hour, na talagang parang isang ordinaryo na lang siya ng mga kaibigan na nakikipagkwentuhan, nakikipagkantahan, biruan, nakikipaglokohan, parang isang ordinaryo na mamamayan. Si Fernando ay nagsilbing alkalde ng lungsod ng Marikina noong dekada 90 kung saan siya ang ikasyam na alkalde ng lungsod at nanilbihan ng 9 na taon. Ilan sa mga dating mamamayang kaniyang napagsilbihan ay nagbigay ng mensahe. Napakalinis niya na taong yan. Kanya nga lang, syempre, stricto siya. Maraming takot sa kanya, di ba? Kasi nga, mayor siya dati. Ganun. Pero mabait na tao yan si Bayani. Ang dating public servant ay pumanaw sa edad na 77 anyos matapos maaksidenteng mahulog sa bubong ng kanilang bahay noong Biyernes, 22 ng Setyembre. Naisugod pa sa ospital si Fernando ngunit kalaunay binawian din ang buhay. Bukod sa pagiging alkalde ay nanilbihan din bilang isang kongresista si Fernando mula taong 2016 hanggang 2022. Naging chairman din siya ng MMDA mula taong 2002 hanggang 2009 at kalihim ng Department of Public Works and Highways noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bukod sa pagseserbisyo sa bayan ay naging mabuting kaibigan at mamamayan si Fernando ayon sa kanyang mga nakasama sa organisasyon na kaniyang itinatag. Bayani siyang talaga namin, kundi sa kanya, yung lugar namin, baka wala, mga scatter pa rin kami, kaya malaking kawalan. Samantala, nakatakdang hihatid sa huling hantungan ang mga labi ni Fernando sa Miyerkules, 27 ng Setyembre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.